So, paano naman natin isosolve ngayon yung ating MN or yung nominal flexural moment? So, ngayon po, para masolve natin itong ating nominal flexural moment, so gagamitin ulit natin yung provisions ng ating NSCP 2015. So, paano ba natin isosolve yung MN gamit itong provision? So, palakihin po natin, no? So, di ba previously, nag-evaluate po tayo ng compactness ng ating section? So, kung tayo naman po ay may non-compact section, so ito naman po yung provision na gagamitin natin to solve for MN. And then, similarly, kung meron po tayong slender section, so ganun din po, no? So, ito naman daw po yung babasahin natin para masolve po natin yung ating nominal flexural moment. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng ating solve for nominal flexural moment. Dito po sa ating step 3, so meron po tayong dalawang mini step. So yun po yung ating mini step A to solve for MP, and then mini step B which is to check which is to check for our lateral torsional buckling. So yung MP, alam naman na natin yan, di ba? So after nating ma-recall yung ating strength of material, so nalaman natin na yung ating critical bending stress is equal to moment all over ng ating section modulus. So itong equation na to para sa elastic limit, gusto kong gamitin sa plastic limit. So papalitan ko lang yung ating section modulus ng plastic section modulus, no? So ngayon, kung para itong equation na ito ay para sa plastic pala, so therefore yung moment din na makukuha ko ay para sa plastic din. So, yung MP over CX natin should not be greater than our yield stress. So, para masolve natin yung ating plastic moment, so, isosolve lang po natin na yung ating plastic moment is simply Fy multiplied by our plastic section modulus. So, yun po yung ating MP, no? So, mula dun sa ating critical bending stress. So, ngayon na nasolve naman na po natin itong ating MP, so it is now time for us to check our lateral torsional buckling. So, ano ba yung lateral torsional buckling? So, let's recall muna, no, yung beams natin na they are subjected to high loads na nagcre-create or nagko-cause ng bending moment doon sa ating beams. So, ngayon, yung beams natin, they are vulnerable against torsion, against buckling, against deflection, di ba? So ngayon, kapag ka po tayo ay mag-evaluate ng beam, so iniiwasan kasi natin siya na magkaroon ng lateral torsional buckling, no? So yun yung ini-evaluate natin, itong itsura na to, yung ini-evaluate natin doon sa ating NSCP 2015, no? So inaalam natin kung meron ba siyang lateral torsional buckling or walang lateral torsional buckling. So kung may lateral torsional buckling tayo, ganito po yung magiging itsura ng deformation ng ating beam. So, kung makikita natin, may vertical deflection tsaka horizontal deflection at midspan dun po sa gitna natin. And then, maliban dun, meron nga po tayong tinatawag na torsion or rotation, no? So, kung makikita natin sa gitna, di ba, medyo nat-twist, di ba, torsion, nagkakaroon tayo ng twisting motion dun sa gitnang part ng ating beam. So, ito po yung nagiging itsura ng lateral torsional buckling or yung inaaral po natin ngayon sa ating NSCP 2015. So, paano ba i-check yung ating lateral torsional buckling? So, alalahanin natin, di ba, nung nag-evaluate tayo ng compactness ng section, meron tayong lambda R, meron tayong lambda P. So, ganun din naman dito sa ating LTB, no? So, ang gagamitin naman natin dito sa LTB, meron po tayong values ng LP, tsaka meron po tayong values ng LR. So, yung LP raw po na value, i-compare natin yan doon sa ating tinatawag na LB, which is yung ating unbraced length, no? So, basically, siya po yung ating length na walang braces. Okay? So, ito po yung ating LB, yung ating unbraced length. Okay? So, ngayon, para ma-compare natin yung distance na unbraced length natin, kailangan may values din tayo na LP and LR. So, to get our value for LP, so, ang gagamitin po natin sa LP ay itong section na to. And para malaman naman po natin yung values ng LR, so, ito po yung gagamitin natin, no? So, ngayon, yung LP natin, or yung LB, or yung unbraced length natin, kapag siya ay mas mababa, kung kinompare natin dun sa ating LP, so, matatawag natin na wala po tayong LTB, okay? So, ngayon naman, kunyari, kinompare ko ulit yung values ng ating unbraced length. Tapos, lumabas po na ang ating LB ay mas malaki sa LP, ngunit mas maliit sa LR. So, ngayon, meron po tayong tinatawag na
LTV dyan. So, ngayon naman, kapag si LB, kinumpare ko po ulit kay LP tsaka kay LR. So, ang nangyayari po, kunyari, mas malaki na si LB dun sa ating LR. So, siya pa rin po ay magfo-fall under LTV. Ngunit, ibang equation na po yung gagamitin natin to solve for our nominal flexural strength. No? So, ito po yung ating LP at tsaka yung ating LR. Okay. So, sinabi ko po ulit dito, di ba kapag daw po yung LB natin, mas maliit sa LP, so therefore tayo po ay no LTV. So basahin nga natin yon dito sa ating NSCP 2015, nasan ba yun? Ito, lateral, di ba yung ating step 3, check for lateral torsional buckling. So nababasa, nasusulat po sa ating NSCP 2015, na kapag daw po si LB, mas maliit doon sa ating LP. Nakalagay po, the limit state of lateral torsional buckling does not apply. So kapag po si LB mas maliit kay LP, ibig sabihin po tayo ay no LTB. So ganun po yung ibig sabihin nitong paggagawa natin ng table, no. So similarly, kapag din naman po si LB, kinumpare po kay LP tsaka kay LR, kunyari naman siya po ay mas mataas kay LP, ngunit mas maliit kay LR. So, nababasa doon sa ating NSCP 2015. Okay, ito po yung 1. Dito naman tayo sa number 2, no? So, yung LB now natin, nasa pagitan ni LP at LR. So, itong equation na po na ito ang gagamitin natin to solve for our nominal flexural moment, no? So, ganun din naman po, no? Kapag daw po si LB, mas mataas na kay LR, nasusulat sa ating NSCP. Kapag daw po si LB, mas mataas na kay LR. So, ang gagamitin po natin ay itong equation na to solve for MN, no? So, paano po kapag no LTB, ano po yung equation ng MN na gagamitin ko? So, yun po yung ginawa natin na mini step letter A, yung sinolve po natin yung ating plastic moment, no? So, yun po yung ibig sabihin kung bakit natin chine-check for lateral torsional buckling. So, again po, alam ko po na medyo complicated looking po itong ating mga equations at napakarami. Pero again, ang goal at purpose po nitong video na ito is maintindihan po natin yung steps in analysis, no? Hindi po agad ma-master itong mga equation na to, no? So, para ma-master po natin itong mga equation na to, gagamitin po natin yan sa sample problem, okay? Para mas malaman po natin. Pero ngayon, mag-focus po muna tayo dito sa ating steps in analysis, okay? So, once na nakapag-check na po tayo, balik tayo sa step in analysis. Once na na-check na natin yung LTB, so makakapag-solve na po tayo na nominal flexural moment. And finally, mapupunta na po tayo doon sa ating step 4, which is to apply for reduction factors.